Kung bago ka pa lang sa channel ko, pindutin mo na ang like button at mag-subscribe na sa aking channel. At pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga videos kagaya nito. At simulan natin ang kwento. Ang lugar ng pelikula ay itinakda sa malayong hinaharap dahil ang Earth ay hindi pwedeng tirahan ng mga tao. Ang mga tao ay kailangang humanap ng ibang planeta upang manirahan. Noon itinatag ang organisasyong tinatawag na United Ranger Corps. Ang United Ranger Corps ay isang pandaigdigang pagsisikap ng militar sa paglikas sa mundo. Pinamunuan ng mga Rangers ang paninirahan ng bagong tahanan ng sangkatauhan na tinatawag na Nova Prime. Nagtapos ang pag-alis ng sangkatauhan sa Earth, at tumira sa isang bagong malinis na planeta na tinatawag nilang Nova Prime. Ang tanging problema ay ang planeta ay mayroon ng mga nilalang na naninirahan dito. Ang mga katutubo ng Nova Prime ay naglalabas ng mga halimaw na nilalang na tinatawag na Ursus. Inaatake nila ang naninirahan dito. Ang mga Ursus ay teknikal na bulag ngunit maaari nilang makita ang mga tao sa pamamagitan ng pagdama ng mga pheromone na inilalabas ng utak ng tao kapag sila ay natatakot. Ang mga nilalang ay naamoy ang takot ng mga tao at saka sila umaatake. Dahil sa kanila, ang sangkatauhan ay muling nasa panganib ng pagkaubos. Makalipas ang 1,000 taon, ang mga ranger na tumulong sa mga tao na lumikas sa mundo ay nakahanap ng paraan upang talunin ang mga Ursus. Gumagawa si Prime Commander Cypher Rage ng teknik na tinatawag na ghosting kung saan walang takot niyang kayang labanan ang mga Ursus na halos hindi nakikita ng mga ito ang kanyang sarili. Gamit ang pamamaraang ito, natalo ng Rangers ang mga Ursus at namuhay sa Nova Prime ng mapayapa. Ang eksena ay pinutol sa ilang mga teenager na nagsasanay upang maging mga Rangers sa human settlement ng Prime Nova. Ang isa sa mga ambisyosong kabataan ay ang anak ni Commander Cypher na si Katay. Ang nakatatandang kapatid na babae ni Katay na si Senshi ay pinatay habang sinusubukang iligtas siya mula sa isang Ursa kaya nagsasanay siya ng husto araw-araw upang maging isang Ranger at labanan sila. Sa araw ng pagsusuri, ang evaluator, sinabi ni Commander kay Katay na ang kanyang mga marka sa pagsusulit ay kahanga-hanga ngunit ang kanyang aktibidad sa larangan ay karaniwan. Kaya naman, hindi siya napili bilang isang Ranger. Gumanti si Katay ngunit hindi na pinansin ng Commander ang sinasabi nito. Sa sumusunod na eksena, nakita natin ang punong Commander na si Cypher sa wakas ay nakauwi na pagkatapos ng kanyang ekspedisyon sa ibang planeta. Nakita niya ang asawang niyang si Feya at binati ito. Sa gabi ay naghahapunan ang pamilya nang tanungin ni Cypher si Katay tungkol sa kanyang pagsasanay. Sumagot si Katay na hindi siya napili at hinihiling lang sa kanya ni Cypher na magsikap. Masungit na bumangon si Katay mula sa mesa kaya sinigawan siya ni Cypher na umupo muli. Pagkatapos ng hapunan, sinabi ni Cypher kay Feya na aalis siya para sa kanyang huling paglalakbay sa Iphitos upang sanayin ang ilang mga Rangers. Plano niyang magretiro pagkatapos ng biyahe. Hiniling sa kanya ni Feya na isama si Katay para matutunan niya kung paano maging isang Ranger. Malabo niyang ibinunyag na sinisisi ni Katay ang kanyang sarili sa pagkamatay ng kanyang nakatatandang kapatid na si Senshi. Kinabukasan, naghanda sina Cypher at Katay na umalis para sa ekspedisyon. Bago sila umalis, nilapitan si Cypher ng isang Ranger na nawala ng isang paa sa labanan. Pinasalamatan ng Ranger si Cypher sa pagligtas sa kanyang buhay at tumayo siya para sumaludo sa kanya. Pinapanood ni Katay ang kanyang ama nang may pagkaakit, hinahangaan kung paano iginagalang ng ibang mga Ranger ang kanyang ama. Ang mga Rangers ay dinadala din nila ang nahuli nilang Ursa sa kanilang sasakyan upang magamit sa pagsasanay. Sumakay ang lahat sa sasakyang pangkalawakan at sa wakas ay lumipad ito. Sa kalagitnaan ng kanilang biyahe, hiniling ni Cypher kay Katay na sumandal at magpahinga tulad ng iba. Ngunit dahil sa hindi komportableng upuan, hindi siya nakatulog. Kaya, pumunta siya sa isang pinaghihigpitang lugar kung saan pinananatili ang Ursa. Pagkatapos ay pinahinto siya ng isang Ranger na pinagtatawanan siya sa pagiging mapanghimaso. Pinayagan siya ng isang grupo ng mga Ranger na lumapit sa nakakulong na Ursa upang makita kung siya ay walang takot tulad ng kanyang ama. Ngunit naamoy ng Ursa ang takot at ungol ni Katay. Sa sandaling iyon, nagising si Cypher at sinuri ang puwersa ng gravitational sa barko gamit ang teknolohiyang nilagyan ng kanyang singsing. Napansin niyang may sira at inutusan ang mga tanod na isecure ang lahat ng kargamento. Bumalik si Katay sa kanyang upuan at itinali ang kanyang sarili. Pagkatapos ay tinanong ni Cypher ang piloto tungkol sa pinakamalapit na asteroid shower.
Sa una, ang mga piloto ay hindi nakakakita ng isa, ngunit habang lumilipas ang oras ay napapansin nila ang isang malakas na asteroid shower na paparating sa kanila. Tinamaan ito ang kanilang sasakyan kaya agresibo itong umuga at nagdulot ng ilang malubhang pinsala dito. Ang mga rangers ay nagsimulang magpanik at ang tanging nakatali lang ay si Katai. Nag-hyperventilate siya, natatakot sa mangyayari. Inutusan ni Cypher ang mga piloto na maglakbay patungo sa wormhole at sa wakas ay nakarating sila sa labas ng asteroid shower. Gayunpaman, ang kanilang sasakyan ay lubhang nasira at hindi maaring magpatuloy sa mahabang panahon. Kaya kailangan nilang makarating sa pinakamalapit na planeta na angkop para sa mga tao. Habang naghahanap ng ganoong planeta, dumating ang mga piloto sa Earth. Si Cypher ay nag-aalinlangan tungkol sa pagpunta sa kanilang lumang tahanan dahil ang mundo ay naging isang Class 1 na naka-quarantine na planeta pagkatapos ng pag-alis ng mga tao ngunit wala ng ibang paraan. Habang bumabagsak ang sasakyan sa ibabaw ng lupa sa hindi makontrol na bilis, nilapitan ni Cypher ang kanyang anak at pinatahimik siya. Naalala ni Katai ang mga oras na inatake sila ng isang Ursa at napatay ang kanyang kapatid na si Senshi. Sa sandaling iyon, nagsimulang masira ang sasakyan dahilan para mahulog ang lahat sa salabas maliban kay Katai. Sa wakas, nawala ng malay si Katai at kung saan bumagsak ang kanilang sasakyan sa ibabaw ng lupa. Sa wakas, ang mga tao ay muling nakabalik sa Earth pagkatapos ng 1,000 taon. Maya-maya, nagising siya at lumingga-lingga sa paligid para hanapin ang mga bangkay ng mga kasamahang ranger. Nakita rin niya ang kanyang ama na nakahandusay sa lupa at niyakap ito. Sa sorpresa ni Katai, nagkamalay si Cypher at binati siya. Ngunit ang magkabilang paan nito ay malubhang nasugatan kaya hindi na siya makatayo. Tinanong siya ni Cypher kung ilang tao ang nakaligtas, sinabi niya dito na lahat maliban sa kanila ay patay na. Bukod dito, nawala din ang likurang bahagi ng sasakyan, ibig sabihin ay nakarating na sa ibang lugar ang Ursa na nahuli nila. Naniniwala si Cypher na maaring patay na ang nilalang sa impact ngunit hinihiling pa rin niya kay Katai na mag-ingat. Pinakuha ni Cypher kay Katai ang emergency beacon na magagamit para magpadala ng mga signal sa isang rescue group sa Prime Nova. Ngunit nabigo sila nang makitang ganap na nasira ang beacon. Pagkatapos, dinala ni Katai si Cypher sa control panel na gumagana pa rin. Mula doon, nalaman ni Cypher ang lokasyon ng pangalawang beacon na nasa seksyon ng buntot ng barko. Ang isang hologram ay nagpapakita na ang pangalawang beacon ay lumapag 100 kilometro ang layo mula sa kasalukuyang lokasyon nito. Kung wala ang beacon, hindi na sila makakauwi, kaya kailangan nilang kunin ito. Ngunit dahil wala sa kondisyon si Cypher para maglakad, si Katai na ang mismong gagawa nito. Binalaan siya ni Cypher tungkol sa mga nilalang sa mundo na nag-evolve upang pumatay ng mga tao sa nakalipas na 1,000 taon. Ang paglalakbay ay hindi magiging madali para kay Katai ngunit si Cypher ay nanonood sa kanya at sa kanyang mga landas mula sa control panel sa lahat ng oras. Ibinigay ni Cypher kay Katai ang kanyang sandata, isang wrist communicator, at 6 na kapsula ng isang fluid na nagpapataas ng oxygen intake para makahinga siya sa low oxygen na kapaligiran ng Earth. Hiniling niya kay Katai na inumin ang mga kapsula sa mga regular na pagitan at itinakda siya para sa kanyang paglalakbay. Sinimulan niya ang kanyang paglalakbay. Umakyat si Katai sa isang mad ulash na burol at umabot sa tuktok. Doon, nabighani siya sa kanyang nakita na mayroon pang nabubuhay sa Earth. Ang daigdig ngayon ay may marahas na thermal shift dahil sa kung saan pag sumapit ang gabi ay nagiging masyadong malamig na kayang kang gawing yelo sa 1 minuto lang. Kaya naman, pinapayuhan ni Cypher si Katai na pumunta sa lugar ng mga hotspot area na dulot ng geothermal energy tuwing gabi upang panatilihing mainit ang kanyang sarili. Pagkatapos nito, sinuri ni Cypher ang kondisyon ng kanyang mga binti at nakita na ang mga ito ay malubhang na pinsala. Siya ay uminom ng painkiller para sa sandaling ito na ginagawang malabo ang kanyang paningin. Pagsapit ng tanghali, narating ni Katai ang isang kagubatan nang mapansin ni Cypher ang isang nilalang na papalapit sa kanya mula sa monitor. Ipinaalam niya kay Katai ang nilalang at hiniling na manatili siya. Ang hayop ay lumalabas na isang nag-evolve na marahas na unggoy. Natakot si Katai at binato ng bato ang hayop na umakit sa grupo ng mga unggoy na humahabol sa kanya. Nag-aalala si Cypher kaya sinabi niya sa kanya ang mga direksyon para matakasan niya ang mga unggoy habang tumatakbo si Katai para sa kanyang buhay. Iniwan siya ng mga unggoy pagkatapos niyang tumalon sa ilog. Sa wakas ay huminto si Katai sa pagtakbo at nakakita ng isang makamandag na linta na nakadikit sa kanya. Nagmamadali niyang inalis ang parasito ngunit iniwan
Iniwan na ng nilalang ang kamandag nito sa kanyang katawan. Nagsimulang mawala ang paningin ni Katay at huminto sa paggalaw ang kanyang katawan. Inutusan siya ni Cypher na kumuha ng antidote mula sa kanyang medical kit. Ini-inject ni Katay ang dosis at nawala ng malay pagkatapos. Pagkaraan ng ilang sandali, ginising ni Cypher si Katay na nagsasabing mabilis na bumababa ang temperatura habang lumalapit ang gabi. Kakailanganin niyang mabilis na makarating sa isang hotspot area kung ayaw niyang mamatay sa lamig. Nagising si Katay, ganap na gumaling mula sa laso ng Linta at humakbang pasulong. Samantala, si Cypher ay nagsasagawa ng isang make-do surgery sa kanyang mga binti upang mapabuti ang pakiramdam nito ngunit alam niyang wala na siyang mahabang oras. Sa sandaling iyon, naalala niya ang oras na binati niya ng maligayang kaarawan ang kanyang anak bago ito mamatay. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay dumating na si Katay sa unang hotspot area. Sinusuri niya ang kanyang kagamitan para sa araw at nakitang nawasak ang dalawang kapsula ng likido na nagpapataas ng antas ng kanyang oxygen. Nangangahulugan ito na kailangan niyang makarating sa kanyang destinasyon ng mas maaga. Alam na hihilingin sa kanya ni Cypher na bumalik kung nalaman niya ang tungkol sa mga sirang kapsula, nagsinungaling si Katay na sinasabing buo pa ang lahat. Sa gabi, tinanong ni Katay si Cypher kung paano niya natuklasan ang ghosting technique sa unang pagkakataon. Sinabi sa kanya ni Cypher na tumatakbo siya nang may biglang lumitaw na Ursa sa harapan niya. Natigilan siya takot at inatake siya ng Ursa gamit ang pincer nito sa balikat ni Cypher kaya nahulog silang dalawa sa isang ilog mula sa bangin. Sa ilalim ng ilog, nanatili ang Ursa sa ibabaw ni Cypher na sinusubukang lunurin siya. Sa sandaling iyon, tinanggap ni Cypher ang kanyang kamatayan at hindi na natakot. Dahil dito, hindi siya makita ng Ursa at nagawa niyang patayin nito. Nakatulog si Katay sa pakikinig sa kwento. Kinabukasan, nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay. Sa kalagitnaan ng araw, nagsimulang mapansin ni Cypher ang mga pahiwatig ng pagkakaroon ng Ursa sa lugar. Narating ni Katay ang isang mataas na talon na kailangan niyang tawirin para makarating sa destinasyon. Hiniling sa kanya ni Cypher na suriin ang kanyang mga supply at nadismaya nang makitang mayroon na lamang siyang dalawang kapsula ng likidong oxygen na natitira. Isang nahihiyang Katay ang nagsabing makakarating siya sa buntot sa pamamagitan lamang ng dalawa ngunit hiniling sa kanya ni Cypher na i-abort ang misyon. Sa sandaling iyon, nag-flashback kay Katay ang araw na namatay ang kanyang kapatid na si Senshi. Isang Ursa ang sumalakay sa kanilang tahanan at tulad ng dati, si Cypher ay nasa isang misyon sa ibang lugar. Upang mailigtas ang buhay ng kanyang kapatid, itinago siya ni Senshi sa loob ng isang glass sphere kung saan hindi maamoy ng Ursa ang kanyang takot. Noong araw na iyon, nasaksihan ni Katay na pinatay ang kanyang kapatid na babae sa harap niya at hanggang ngayon, sinisisi niya ang kanyang sarili. Sa kasalukuyan, nakikipagtalo si Katay kay Cypher na nagsasabing hindi siya duwag. Sinubukan siyang pakalmayan ni Cypher ngunit sa isang sandali ng galit, tumalon si Katay mula sa bangin. Ginagamit niya ang kanyang suit upang gabayan ang direksyon ng kanyang pagkahulog. Nang sa tingin niya ay makakarating siya sa ilalim, isang malaking ibon ang umatake sa kanya at sinira ang kanyang communicator. Ngayon, wala nang paraan si Cypher para makipag-ugnayan kay Katay. Maya-maya, nagising si Katay sa pugad ng ibon na napapaligiran ng mga sisiw nito. Bago siya makalabas, lahat sila ay inatake ng isang grupo ng mga panther. Ang inang ibon ay nakikipaglaban sa isa sa tuktok ng pugad habang si Katay ay nakikipaglaban sa isang panther sa loob nito. Sa pagtatapos ng laban, ang lahat ng mga sisiw ng ibon ay patay na. Habang sinusubukan itong buhayin sila dahil sa pagkabigo, tumakbo si Katay palayo sa lugar. Samantala, sinubukan ni Cypher na hanapin si Katay sa pamamagitan ng kanyang mga satellite monitor ngunit sa halip ay nakita niya ang dalawang ranger na nakaimpal sa isang puno. Nakikita ng system ang pagkakaroon ng isang Ursa sa lugar. Lingid sa kaalaman nito, nagpapahinga si Katay sa isang kuweba para sa gabi. Kung wala ang kanyang ama sa pag-navigate sa daan, kailangan niyang umasa sa kanyang memorya upang maabot ang buntot ng sasakyan nila. Gumuhit siya ng mapa sa dingding at nagpasyang sundan nito. Kinaumagahan, ipinagpatuloy niya ang paglalakbay ngunit nababagabag siya ng malaking ibon na sumusunod sa kanya kahit saan. Sa tanghali, nahihirapan siyang huminga kaya ginamit niya ang kanyang huling kapsula ng oxygen. Pagkatapos, upang maabot ang buntot ng mas maaga, gumawa siya ng bangka mula sa mga troso at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Pagkaraan ng ilang oras, nakatulog si Katay at napanaginipan na sinabi ng kanyang kapatid na malapit na siya sa destinasyon. Gumising siya kaagad bago magsimula ang pagbabago ng temperatura at nagpatuloy sa paghahanap ng hotspot. Gayunpaman, kung wala ang tulong ni Cypher, hindi siya makakahanap ng isa.
Ang temperatura ay bumaba ng napakababa at ang lahat sa paligid niya ay nagyeyelo. Hindi nagtagal, nawala ng malay si Katay sa lupa at makikita nating may humila sa kanya sa isang mainit na ligtas na sulok. Nagising si Katay kinaumagahan at makikita nating nailigtas ng ibon ang kanyang buhay. Tinakpan siya nito ng mga dahon at sanga, tinatrato siya bilang kanyang sisiu. Nagpasalamat si Katay sa ibon ngunit napansin niyang patay na ito. Gayunpaman, nang walang pag-aaksaya ng oras, sumulong siya at sa wakas ay natagpuan ang buntot ng sasakyan. Nakahanap siya ng ilang mga kapsula ng likidong oxygen at mabilis itong kinuha na nakapagpa-rejuvenate sa kanya sa ilang lawak. Pagkatapos, nakita din niya na nakawala ang URSA sa kung saan ito dapat naroon. Nakuha ni Katay ang beacon at nakipag-ugnayan kay Cypher gamit ang panel sa buntot ng sasakyan. Si Cypher, na medyo may kamalayan pa, ay natutuwa nang makitang buhay ang kanyang anak. Gayunpaman, hindi siya marinig ni Katay dahil sa ilang technical na issue. Sinubukan ni Katay na gamitin ang beacon ngunit hindi ito gumana dahil sa interference ng atmosfera. Hiniling sa kanya ni Cypher na subukan mula sa ibang lokasyon ngunit dahil hindi siya naririnig ni Katay, lalo lang siyang nadidismaya. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni Katay ang isang bulkan sa malapit at nagpas siyang subukang gamitin ang beacon mula sa tuktok nito. Gayunpaman, hindi nagtagal ay sinundan siya ng gulo nang subaybayan siya ng nawawalang URSA si Katay at naramdaman ang kanyang takot. Nakikita ito ni Cypher mula sa monitor at nag-aalala para sa kanya. Nalaman naman ni Katay na sinusundan siya ng nilalang at nagsimulang tumakbo. Inaatake ng URSA si Katay ngunit nagawa niyang iligtas ang sarili pagkatapos tumalon sa tubig at umakyat sa bundok. Sa sandaling iyon, nagsimulang bumaba ang temperatura na nagpa-freeze kay Katay na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Kasabay nito, nawalan din ng malay si Cypher dahil sa kanyang mga sugat. Lumapit ang URSA kay Katay habang iniisip niya ang mga salita ng kanyang ama. Naaalala niya na hindi totoo ang takot at nasa utak niya lang ang lahat. Sa sandaling iyon, lumakad ang nilalang sa tapat ni Katay, himalang hindi siya nakita. Inalis niya ang takot sa kanyang isipan at ngayon ay nagawa niyang hindi siya makita ng nilalang. Gamit ang kanyang bagong katapangan, madaling napatay ni Katay ang nilalang. Pagkatapos ay ginagamit niya ang beacon upang magpadala ng signal sa kanilang rescue team. Sa susunod na eksena, nasa rescue ship si Katay. Naglalakad siya pasulong habang pinagmamasdan siya ng lahat bilang may pagpapahalaga. Si Cypher ay nakahiga sa isang kama na ginagamot para sa kanyang mga pinsala. Matapos makita ang kanyang anak, hiniling niya sa mga ranger na patayuin siya at sinaluduhan si Katay sa paraang tunay na ranger. Natapos ang pelikula pagkatapos magyakapan ang mag-ama at lumipad ang sasakyan nila pabalik sa Nova Prime. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.